Kai, marami kasing nagtatanong sa akin kung paano mag-apply at ano yung proseso sa pagpaka-renovate ng bahay. So, isishare ko sa inyo kung ano yung mga nalalaman at mga idea ko tungkol sa pag-apply ng renovation sa inyong bahay. Okay, so step 1, guys, babasahin ko lang siya ha para hindi ako magkamali. Kasi kung magkamali ako, nakboy, babash na naman ako, guys. Okay, so step 1, homeowner submit requirements to PNG for approval. So may mga requirements needed na ipapasa nyo sa PNG, sa office, sa Lumina Homes, for approval. So ang isasubmit nyo is construction plan, bill of materials, proof of ownership, HOA permit, valid ID, barangay certificate, and bond payment. So, magkano ba yung bond payment na binayad namin? So, ang bond payment is 9,000 pesos for fence and extensions. So, yan yung babayaran nyo, 9,000 pesos para magpa-extend ng backyard or front backyard, then fence. So, 9,000 pesos. Okay, so valid ID, 2 valid IDs. Depende sa inyo kung ano yung mga valid IDs nyo. So, ipasa nyo lang siya. Then, barangay certificate, kukuha kayo ng certificate doon sa barangay nyo. Okay, so bill of materials, construction plan. So, construction plan, hahanap kayo ng mga engineer na makakilala nyo kung... Kung may mga kakilala kayo, so magpagawa kayo ng plano nyo, kung ano yung ipapagawa nyo sa bahay nyo, yun yung ipapasa doon sa Lumina. So, lagyan nyo din siya ng mga prices, mga materials needed. So, bill of materials. So, estimate lang nila yan kung magkano yung magastos dito. For example, sa tiles, sa extensions, sa front. So, ilagay nila doon. Dapat may print kayo na ipasa nyo doon sa Lumina. So, kailangan nila yan. I-check nila for approval yan. Okay? So, HOA permit. Okay? So, step 2. PNG staff initially reviews the improvement plans. So, once nakapagpasa na kayo ng construction plan niyo, so, i-check na naman nila, i-review na naman nila kung pasado ba yung plano niyo. Okay? Yung mga improvement na pinasa niyo sa office. Okay, step number 3. So, PNG forwards the improvement plans to planning for approval. So, once na na-review na ni staff ang plano nyo, so, ipo-forward naman ni PNG ang plano nyo doon sa planning approval. Number 4. If approved by planning, PNG then informs the buyer of their approval plan. So once na-approve na ni planning yung construction plan nyo, so that's the time na tatawagan kayo ni PNG for approval. Okay? Okay, so step number 5, homeowner pays construction bond to the developer. So ang homeowner, ang may-ari ng bahay or homeowner, magbabayad kayo ng construction bond for worth 9,000 pesos for fence and extensions. Okay, so kung wala kayo 9,000 pesos, so walang extension na magaganap. Okay, so ito yung step 5 na kailangan nyo bayaran. Step number 6, PNG requirements.
Benji. Issue improvement permits and approved plans to the homeowner. So once nakapagbayad na kayo ng bond, so next step is mag-i-issue si PMG ng improvement permits and approval plans to the homeowner. So step number 7, homeowner provides copy of plans and sticker permit to the property manager. Okay, so ang homeowner daw mag-provides ng copy ng plano nila at sticker permit para ilagay nila doon sa door. Idikit nila doon yung mga sticker and plans nila. Okay, step number 8, property manager monitors house improvement works. So, yung mga property manager, pupunta sila sa Lumina Homes, i-check nila yung mga improvements na ginawa nyo kung magkatugma ba yung pinasa mo na plano at yung napagawa mo doon. So, once makita nila sa plano at sa nakita nila in actual na hindi magkapareho, so, hindi nila i-approve yung refund mo for bond. So, dapat talaga kung ano yung plano na pinasa mo doon, yun talaga ang ipapalom. Okay, so step number 9, PMG stop requires the construction bond to the homeowners. Okay, so what are the checklist requirements for refund? So number 1, official receipt. So huwag niyo walain yung official receipt na mag-apply kayo ng bond for 9,000 pesos. So i-keep niyo lang siya. Kasi once na matapos yung construction nyo, pagpapagawa ng mga extensions nyo sa bahay nyo, so pwede nyo siya i-refund para makuha nyo siya at babalik nila. So, ang kailangan is resibo. So next is neighbor's consent. So pipicturean nyo ang bahay nyo, pictures before and after construction.